Hello po mga guys, mga mami, eto na naman po ako. Welcome po sa aking YouTube channel. Ngayon po, gagawin po natin, itry po natin gumawa ng custard cake. Ibibigay ko po sa inyo ang mga ingredients. Ito na po. Ito po ang ating pangunahing ingredients. Una po, para sa ating caramel, 3/4 cup po ng asukal, 1/4 cup po na tubig. Para po sa ating flan, kakailanganin po natin ng 5 itlog, full egg po yan, 1 cup pong ibab, any brand po ng ibab po pwede po, 390 gram po ng condensed milk, any brand din po. Pero po dito sa Malaysia, ito po yung ginagamit ko. Any brand din po pwedeng gamitin. 390 grams lang po kailangan natin. Ito po ay 500 grams. Masyadong makita. 500 grams. Babawasan na lang po natin siya mamaya. Saka, 1 teaspoon po ng vanilla. Any brand din po ng vanilla. Sa ating pong cake batter, kakailanganin po natin 1 cup po na harina. Pwede pong all-purpose flour, pwede rin pong cake flour. Pero po dito, pero po yung gagamitin ko dito po sa Malaysia, ito po yung ginagamit ko. Self-raising flour po. Ilang beses ko na po ito siya na ginamit. Maganda po siya. Maganda po yung quality ng harina pong ito. 1/2 cup po na white sugar. 4 egg yolks. 1/2 teaspoon na lang po ng baking powder yung aking pong ilalagay. Pero pag gumamit po kayo ng all-purpose flour, 1 teaspoon po yung inyong pong ilalagay na baking powder. 1/4 teaspoon po na asin o salt, 1/4 cup po ng cooking oil, pwede pong vegetable oil, 1/4 cup po ng tubig, 1 teaspoon po ng vanilla. Para naman po sa ating meringue, kailangan po natin ng 4 egg whites, puti po ng itlog, 1/2 cup po ng sukal, white sugar, 1/4 teaspoon po ng cream of tartar. Ganito po yung itsura niya. Mabibili po yun sa mga grocery store po. Pero kung wala po kayong cream of tartar sa inyong pong mga bahay, kung di po kayo makakita sa mga grocery store, pwede rin pong gumamit ng 1/2 teaspoon po ng white vinegar. Ngayon naman guys, umpisa natin pagluto ng custard cake. Unahin muna natin ang paggawa ng caramel. Ito siya guys. Ito na siya guys. Umpisa na natin magluto, i-caramel yung asukal. Medium heat lang po siya guys. Pumasunod yung caramel natin. Tayin po siya natin mag-caramel. Ika-caramel ko lang po muna siya guys. Tapos babalikan ko po kayo. Ayan po mga guys. Nagagawa na tayo ng caramel. Ayan po. Isasali na lang po natin siya dito sa ating magiging pan. Na imabalance. Tandaan lang po mga guys ha. Ingat-ingat po tayo. Kasi mainit. Hintayin lang natin po siyang matuyo.
Susunod naman po natin ang ating plan. Sa ating pong plan naman mga guys, pagsamasamahin lang natin ang ating mga ingredients. Yung 1 cup na ibap, 5 eggs, 1 teaspoon vanilla, saka yung 390 grams na condensed milk. Pero hindi po natin ito ilalahat yung condensed milk. Ang ating eggs. Condensed milk. Hindi po natin siya ilalahat kasi masyado siyang matamis. Kasi 500 grams siya. 390 grams. Pitira lang po tayo ng konti. Mga ganyan po. Tama na po yan. Saka ayoko po kasi na masyado matamis. Ang ating vanilla. I-mix lang po natin yan lahat. I-mix ko lang po siya guys. Saglit at pabalik po ako. Yan na guys. Nahalo ko na siya. Wala kasi akong pangwis ng itlog, yung pambate, kaya sandok na lang ginamit ko. Dahan-dahan lang guys ang paghalo para hindi siya bumula. Okay na yan. Tapos sasalain natin siya ng 2 beses. Ito guys, sasalain na natin siya ng 2 beses. Pasensya na wala ako kasi yung mga mixing bowls na gamit, kaya mga kasirola na lang aking ginagamit. Okay guys, salain na natin siya. Dahan-dahan lang guys sa pagsala. Salain natin siya kasi para yung mga puti-puti ng itlog na mga buo-buo hindi siya mapasama sa plan, para mamaya yung plan natin hindi siya butas-butas. Isabihin na natin siya idiretso dun sa caramel natin na ginawa kanina. Itong ating pangalawang sala ng ng ating plan. Sala na natin siya. Ngayon naman, gagawin naman natin yung ating cake batter. Ngayon naman guys, ang gagawin naman natin yung cake batter. Unahin mo natin i-mix ang yung ating egg yolk at ang asukal. I-mix ko lang siya muna guys mabuti hanggang sa matunaw yung asukal. Ito na guys, tapos nang inating i-mix yung asukal at ang yung egg yolks. Ngayon naman, unti-unti nating ilagay yung harina. I-mix ko lang siya, guys. Hanggang sa maubos yung harina, unti-unti lang natin siyang i-mix para hindi siya maging magbukol-bukol. Yung mga buo-buo ng mga harina. Yan na guys, nalagay na natin yung lahat ng harina. Ngayon naman, ilagay natin yung ating baking powder. Pati na rin yung asin. Mix natin siya ulit. Ngayon, lagay naman natin yung ating mga liquid ingredients. Yung cooking oil or vegetable oil pwede, yung tubig, yung vanilla. I
mix lang natin siya, guys. Ito, guys. Na-mix na natin yung ating mga ingredients para sa cake plan. I-set aside muna natin siya. Gagawa naman tayo ng ating meringue. Ngayon naman, guys, ang gagawin naman natin yung paggawa ng meringue. Unang nating lalagay yung ating egg whites. Sa paggawa pala ng meringue, kailangan natin gumamit ng electric mixer. Isama na rin natin yung ating cream of tartar. I-mix ko lang siya, mga guys. At tapos ko nang i-mix yung egg white saka yung cream of tartar. Ganyan po yung magiging textures niya, mga guys, mga mami. Kailangan po mabula. Ngayon naman po, ilalagay natin yung ating sukal. I-mix ko siya po ulit. Ayan na, guys. Tapos na natin magawa yung ating meringue. Dapat ganyan yung texture niya, guys. Kung makikita ninyo, ano siya? Yung parang siyang fluffy na. Ganyan siya magiging ano niya, yung ganyan kalabasan. I-mix natin siya doon o ipopold natin siya doon sa ating cake batter. Ngayon, guys, i-mix na natin yung ating ginawang meringue dito sa ating cake batter. Ipopold lang natin siya ng unti-unti. Wag po natin siyang i-overmix, mga guys, mga mami. Mga tayo ng kaunti. I-mix ko muna siya, guys, lahat. Tapos babalikan ko kayo. Ito na, guys. Nahalo na natin yung ating nagawang meringue at yung cake batter. Ngayon naman, guys, talagay natin to sa ating kaninang plan na ginawa. Sa ibabaw ng plan natin siya ilalagay. Pero hindi natin siya i-mix, mga guys. Ipapatong na natin siya sa ibabaw. Kuha lang tayo ng konti, guys. Lagay natin sa ibabaw. Yung plan. Lalagay ko muna to lahat, guys, dito sa ibabaw ng ginawa nating plan. Ito na, guys, nalagay na natin sa ibabaw ng ating plan, yung ating cake batter kanina na na-mix ng meringue. Ready na siya iluto. Bago natin siya iluto, guys, dapat abang kayo gumagawa nitong pag-mix ng ating custard cake, nagpainit na kayo ng tubig sa ating mixer, sa ating steamer. Para pagkatapos nyo nang ma-mix yung lahat, ready na rin po siya yung ating steamer. Kumukulo na rin po yung tubig. Hello, mga guys, bago natin siyang lutuin sa ating steamer, kailangan natin siya muna takpan ng aluminum foil para yung tubig sa takip ng steamer hindi siya malaglag dito sa ating custard cake. Meron akong aluminum foil kanina na pinutol. Kukover na lang natin siya. Yan, mga guys. Tapos ko na siyang balutan ng aluminum foil. Pwede na natin siyang ilagay sa steamer. Kailangan, guys, yung tubig ninyo, ganyan siya kumukulo. Bago ninyo lutuin yung ating custard cake. Tapos, pag luto na siya, ilagay na natin siya sa medium heat. Tapos, guys, ito na. Ilagay ko na siya sa steamer. Isasalang na natin siya. Ayan na, guys. Nakasalang na siya. Ito pala, guys. Ilagay na natin siya sa medium heat. Sige, guys. Hintayin natin siya maluto. Balikan ko kayo. Hello, mga guys. Ito na ang ating custard cake.
Ito guys, yung sa loob niya, hinati ko na siya. Okay, sige guys, hanggang dito na lang. Huwag mong kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel para sa susunod pa mga video. Maraming salamat! Hanggang sa muli!